Maganda po kayo. Ngayon, sa mga oras na ito, ito yung mismong oras na ito na mag-aalas 12, may mga tao po na kasalukuyang pinapang para huminga. May mga tao na may nakakabit sa kanilang life breathing apparatus para lang patuloy na makahinga. At this very moment, may mga umiiyak sa ICU. Kasi nasabing, Panginoon, at may mga taong hindi naka-survive. Sa mga oras na ito, may mga motor na sumemplang, may aksidente, may mga tao na dumadaan sa mabibigat na problema at pagsubok. Pero ano yung anong maganda? Hindi kayo yung mga tao ngayon kasi kayo yung nasa church ngayon. Amen? Amen. Kayo yung nasa church, ibig sabihin, kung kayo ang nasa church ngayon, napaka-bless mo, yun pala, napaka-blessing na. Yung nagising ka ng umaga, umaga na pala, tapos buhay ka, yan talagang good morning yun. O ngayon natin sabihin sa katabi natin, good morning. Kasi minsan di natin ma-appreciate, di natin ma-realize how good the morning really is. Kapag wala kang mga dinadanas na gano'n. Minsan wala lang kayong tubig, pero meron kang hininga. You know, makikita ng mga attitude ng mga tao ngayon, pag walang tubig, lahat, burangot. Buti hindi pa nawawala ng hangin, hindi mali, walang hangin ngayon ah. Buti walang tubig pa lang eh. Pero yun nga, you know, minsan maraming dahilan para mainis, magalit. Pero dahil buhay tayo ngayon, yun pa lang ko eh, meron ng napakalaking implikasyon sa buhay natin. Amen? Meron akong topic ngayon na siguro narinig nyo nang na sinabi sa inyo, sinabi nyo ito mismo in your own mouth or baka naman sinabi sa inyo mismo ng ibang tao. Masakit ang sinasabi sa inyo ito eh. That is why I pray na after itong message na ito, kahit kailanman, hindi nyo nasasabihin at hindi na rin ito sana marinig sa inyo by faith, hopefully. Kasi hindi naman lahat Christian at hindi lahat naman ng tao maririnig itong mensahe ito ngayon. I pray na huwag nyo nang sabihin at hindi na sabihin sa inyo. Anong salita? Yung ayokong sabihin ninyo at huwag sabihin sa inyo. Itong salitang ito, ikaw ang problema ko eh. Narinig na ba yun, yung salitang yun? Alam mo, sa totoo lang, ikaw ang problema ko eh. You know? O kaya, masaklak ito eh. Yung may magsalita ng ganito, alam mo, ako talaga ang problema. Yung pinersonalize niya, yes, alam kong nagkakamali tayo, pero hindi ka pagkakamali. Alam kong nagpe-failed tayo, pero you are not a failure. Mahal ng Panginoon yung mga makasalanan, galit siya sa kasalanan. Ang Panginoon, alam niyo, kaya patuloy niya tayong minamahal, kasi alam niyang i-separate yung who sa do. Alam niyang i-separate yung kung sino tayo at sa kung ano yung nagagawa natin. Kung sino tayo, ang vision ng Panginoon, tignan niya tayo ng katulad ng pagtingin niya sa kanyang anak na si Kristo Jesus. That is why God able to separate you from what you're doing. Kaya lang minsan, dahil sa madami tayong pagkukulang, kasalanan na nagagawa, na ipaghahalo natin. Minsan nasasabi natin tuloy na ano, alam mo, ikaw talaga ang problema ko eh. Which is, may marirealize kayong revelation ngayong umaga nito. Pagdating sa salitang problema, ano ba ito? Kaya ayokong minsan dumating kayo sa punto na darating kayo sa point na ito yung sasabihin mo, alam mo, ako talaga ang problema dito sa relasyon nito. Ako talaga ang problema. I don't want you to become another Jonah on the ship. Kasi siya yung dahilan, kaya siya tinapon, kaya bumabagyo. Ayoko tumating isa punto nang sasabihin nyo na ano, ako ang talagang may malaking problema sa relasyon ito kaya ayaw mag-work. Ako ang problema sa kumpanya, ako ang problema sa trabaho, ako ang problema sa bahay na ito. Ako ang problema ako, huwag din ang gagawin niya mamaya. Powerful kasi yan eh. Alam niyo, sabi ng Bible, napapaamo yung leon, diba kaya nga nagalamin sa circus, pinatatanong pa sa hula hoop na may apoy. Yung mga ahas na napakamakamandang napapaano, yung killer whale, yung whale shark, na gamit pa nga sa pelikulang Free Willy, mag-isip kayo ng hayop na yung buhaya alligator sa ibang bansa, sa Thailand, nakanganga yung buhaya, oh. Tapos yung lalaki, isusot niya yung ulo niya doon sa buhayang nakanganga.
Kung mabadot yung buhaya na yun, tagpas yung ulo niya, ano? Pero napapaamo na tuturuan eh. Pero may isa daw, mas masahol pa sa hayop. Ang hirap mapaamo, wala niyo kung ano. Kung pamilyar kayo sa Bible, no, sabi na Santiago 3, ang napakahirap daw itain, mapaamo, yung dila. Totoo, no? Pagkapanganak ko, kasama mo na, pero nakakagat mo pa. Yung dila, ang hirap mapaamo. Sisigaw, magbumulaw, magsisinungaling, magagalit, gamit ang bibig. Kaya sabi ni Solomon, Proverbs 18:21, yun daw life at saka death nasa power ng tama. Intindihin niyo mabuti yun. Yung buhay, gusto mo ng buhay, pero yung din kamatayan, nasa kapangyarihan ng dila. Kaya ang problema, ano? May paparealize ako sa inyo mamaya na kung ano yung meron ka, problema mo. Later on, after I will read the message o the text natin, simulan na natin. Are you ready for the word? Yes. Exodus chapter 4, verse 1 to 5. Bago ko basahin, tingin kayo kay pastor muna. Si Moses may malaking problema. Alam niyo kung ano? Yung isang CEO ng company sa Egypt, meron 3 milyong mga trabahador. Ngayon si Moses pupunta at sasabihin niya sa hari ng paraon, eh bigyan mo po kami ng day off. Kukunin ko itong 3 million employees mo. Dadalhin ko sa ilang. Magbabakasyon muna kami. Kung kailan babalik, eh hindi po namin alam. Madali ho ba yung problema na yun? Sino kaya papayag na may kumpanya? Ipapaalam mo, mag-leave kayo. Hindi pa alam kung kailan ang balik. Malaking problema yun, no? Eh si Moses pupunta sa paraon at sasabihin niya, set my people free. 3 million people. Aalisin ko sa Egypt, dadalhin ko sa ilang para mag-worship kami. Kailan ang balik niyo? Di wala ka rin plano. Kailan eh? Hindi talaga papayag yun. So mayroong malaking problema si Moses. And then sabi ng Bible sa verse 1, then Moses answered and said, pero paano yun, Lord? Suppose that they will not believe or listen to my voice. Paano kung di sila maniwala na nagpakita ka talaga sa akin through burning bush? Paano kung di sila maniwala na talagang binabakapan mo ko, na talagang ikaw ang nagsugo, ikaw ang nagutos sa akin ito? Eh, anong gagawin ko? Problema ko ngayon? Yes. Nasubukan nyo na ba? Pupunta kayo ng Honda. May nagustuhan kayong motor. At sasabihin mo, sabi po ng Panginoon, akin na lang daw yung motor na yan eh. Parang yan ko sabihin sa'yo, ah, sige, pero akin na bayad mo. Sabi rin nito, magbayad ka eh. Parang ganito ito, pupunta ka sa isang kumpanya at sasabihin mo, akin na po lahat yung mga tauhan mo. Kailangan ng proof. So, problema yon. So, Moses facing a very big problem sa buhay niya. Proof. Validation. Katunayan na talagang sinugo siya ng Panginoon. Kaya lang yung problema na yun, may sinagot si Lord. Na verse 2. So the Lord said to him, dun sa problema niya, anong sagot ni Lord sa problema niya? Ano ba yung meron ka? What is that in your hand? Ano mo sagot ni Moses? Po, ang meron ko ako ito. Tungkol. Meron siyang hawak na rod. So, ang unang question, which going to point number one, is this. Sa lahat ng problema ang haharapin natin, alam nyo kung anong magiging solusyon? Tatanungin sa'yo ni Lord, what do you have? Pero kung palalalimin ko, who do you have, actually? Anong meron ka? Ito ngayon nangyari, no? Okay? Ito yung nangyari. Nung tanungin ni Lord, what do you have? Sabi ni Moses, ang meron po ako tungkod, eh doon sabi ng Lord. O, ihagis mo yan. Hinagis ni Lord yung ni Moses, yung tungkod na yun na meron siya. Sabi ng Bible. And it became a serpent. Naging ulupong. Alam nyo, if you make a study about the serpent size, hindi ito yung maliit lang na ahas na pwede nito yung papakang ganun lang. Ay, hindi, malaki. Bakit? Nung time na yung mga salamangkero may ahas din, nilamo ng ahas ni Moses yung mga ahas ng iba eh. Ibig sabihin, malaking ahas to.
baka yung viper nito eh, nakatakot. Kaya another translation, and Moses back out. Problema yun, di ba? Kayo, pag nakakita ng ahas, di ba problema yun? O, naglilinis ka ng cabinet, ako, may nakagalong ahas sa'yo. Problema yun. Hindi pwede, wala naman nag-react ng, ay, ang kita ng ahas. Nakugulat tayo, problema yun. O, ito yung problema ngayon. Si Moses, tinanong ni Lord, ano yung meron ka? Sabi niya, tungkol, nung hinagis niya yung tungkol, naging problema. Naging ahas. O, ito yung point ko ni Pastor, tingay ko ni Pastor. Alam niyo ba? Whatever things that you have is a problem. Ano bang bagay na meron kayo? Gusto ko ang goal ngayon ng message ko, mabago yung mindset natin pagdating sa problema. Kasi may mga taong napapakamatay dahil sa mag-asawa, naghiwalay dahil sa mabigat na nawiwintan yung buhay natin kasi sa salitang problema eh. Na-stress, nag-depress, nag-quit, nag-give-up, nag-backslide, nananakit, nagnanakaw kasi may matinding. O kaya gusto ko ang goal ko ngayon, mabago yung mga new life family. Pagdating na rin yung problema, iba yung dating. Ito ngayon yung point. Sabi ni Moses, o sabi ni Lord King Moses, anong meron ka? Ito yung meron ko ako. O yan na, ihagis mo. Nung hinagis niya yung bagay na meron siya, naging problema. Kasi naging ahas. And then sabi ni Lord, verse 4. Look at verse 4. Then the Lord said to Moses, reach out and take it by the tail. Tingin kayo kay Pastor naman ulit. Pag nanood po kayo ng mga pelikula, di ba, may ahas? Saan hinahawakan usually? Come on, saan? Uy, hinahawakan ko, sa leeg. Hahawakan sa leeg yan. Kung may panghawak sa bakal, sa leeg, pitigilan at saka hahawakan sa buntot. Pero hindi magandang i-advise, hawakan mo sa buntot. Kasi pag hinawakan mo sa buntot, gagawin yung ahas sa harap sa'yo, twink! Tutuklawin ka, no? Pag hinawakan mo yung sa buntot, kaya lang si Lord mapagbiro minsan eh. Sabi ni Lord, hawakan mo saan? Sa buntot. Reach out. Take it by the tail. Sa buntot mo hawakan yung ahas. Problema mo yun. Yes. Kanina may problema na siya. Paano niya ipepresent yung kung sinong nagsend sa kanya? Pangalawang problema niya, naging ahas yung tungkol. Pangatlong problema niya, pinahahawakan sa kanya yung problema. Okay? O, meron tayong point number 3. Kanina, you have to know what you have. Pangalawa, if you know what you have, eto ngayon yung pangalawang point, actually, ng pangatlo, pangalawa, you need to handle yung problem na yun. Okay? Pinapahandle kay Moses yung problema niya. Kaya i-handle mo. O puntahan ko muna yung point number 1. Lahat ng meron kayo, problema yan for sure. Bakit po? Taas ang kamay ng may mga asawa na. O, may problema ka, di ba? Taas ang kamay ng may mga anak na. O, problema din, no? Kasi iniintindi mo, ibang mga sabi ng mga iba, na lola na, tsaka lolo na, ay, salamat, nakagraduate din ako. Nung magkaanak na yung kanya, nagkaroon na siya ng apo. Back to basic, siya na naman uli nag-aalaga ng apo. Siya uli nag-iintindi, kala mo, nakagraduate ka na eh. Why? Hindi pa rin. Tama ba mga lolo, mga lola? Di ba kayo pa rin nag-iintindi? Hindi natatapos yung problema, no? Totoo yun. Kung magdadasal na yung Panginoon, tanggalin mo ako ng problema. Hindi niya pwede tanggalin yung asawa mo. Panginoon, alisin yung problema, hindi niya pwede tanggalin yung bahay mo. Kasi makabahay ang problema mo. So, pagdating po sa problem is this, whatever things you have, siguradong may problem. Yung bibig mo nga, problema mo eh. Di ba? Pag nagkaanak ka, problema mo yan kasi pakakainin mo. So, yung mga bagay na wala ka, okay. Yung mga bagay na hindi mo alam, hindi ka pwede saktan. Pero let me tell you, kung anong meron ka, minsan yung nakakasakit. Di ba yung taong meron kang, kung meron kang mahal ngayon, kung meron kang isang tao na mahal mo, whether nanay mo yan, tatay mo yan, kapatid mo yan, anak mo yan, kaibigan mo, boyfriend, girlfriend, kung meron ka yan ngayon,
na mahal mo. O guess what? Meron ka ding taong makakasakit sa'yo. Kasi kung sino yung mahal mo, yun ang magpapasakit sa'yo. Kung ano yung meron ka, yun ang makaka-apekto sa'yo. Hindi yung wala. O taas ang kamay, sino sa inyo ang merong pera? O yung may problema ka din. Kala nung iba, ang problema yung walang pera. Actually, may mga kumpanya ka eh. Ang utang, 35 million. Mga company, meron dami nilang pera ha. Pero utang, 30 million plus. Puso sa inyo, mga 35 pesos lang utang eh. 35,000 lang, nawiwindang na eh. Yung 35 million. Ang mga utang-utang, million-million ng utang. Pag marami kayong pera, maganda bahay nyo, malaki din ang ano ha. Malaki din ang milyar ha. Pag marami kayong mga bagay na meron sa inyong buhay, let me tell you, marami din po kasing problema ang maharapin. Kaya lang, ang ipo-point ko later, yung mindset natin towards the problem later on. So, unang bagay, yung tanongin ng Panginoon, pagdating sa problema, ang unang sasabihin sa inyo, ano yung meron ka? Kasi yung meron ka, sigurado si Lord, alam niyang magiging problema yon. Pero huwag kang mag-alala, kasi ganito. Let's go now sa story ni Joseph. Hindi ko nababasay kung kwento ko sa inyo. Sabi ng Bible, may anak si Jacob na 12 na mga lalaki, although may anak na siyang ibang babae. May 12 siyang anak. Ang problema ito, dahil meron siyang 12 anak, meron din siya 12. Tama. Ang problema ng mga kapatid ni Jacob, sino? Si Joseph. Sorry, ang tingin nila kay Joseph, problem. Anong ginawa nila? Dahil ang tingin nila problema, hinagis sa bangin. Dumadaan ngayon itong mga businessman. Nakita si Joseph. Eh, ang tingin ni ng mga businessman kay Joseph, ano? Answer. Pinili si Joseph. Pero yung mga kapatid niya, ang tingin, problema. Ang tingin ng businessman, solution. Pinili si Joseph. Nalagay niya sa palengke si Joseph ngayon, may problema na naman. Nakakulong pa rin, nakandoon. Ngayon, si Potiphar, isa ito na may mga parang may posisyon sa lugar na yun, time na yun, medyo mapera. Kaya lang may problema. Ang problema ni Potiphar, ito, kailangan niya lang mag-a-arrange sa bathroom, sa kitchen, sa bedroom, sa household niya. May problema siya, wala siyang, ang dami siyang busy siya, kailangan niya lang mag-a-arrange, mag-aayos. So may problema siya. Nakita si Joseph, o may solusyon na siya. Si Joseph ngayon, nag-take care ng house. Abay, ang galing ni Joseph. Why? Because the Lord was with him. Naayos niya yung bedroom, yung bathroom. Naaayos niya lang itong mga ito. O, tingin kayo kay pastor ngayon. Yung dati problema sa kanuha, naging solusyon. Tama? At yung problema ng Potiphar, nagkaroon ng solusyon kasi si Joseph. Pero sa mga kapatid ni Joseph, ano si Joseph? Kay Potiphar, ano si Joseph? O, eto na ngayon. May asawa si Potiphar. Eh, napakagawa ko naman pala nitong si Joseph kasi ang Panginoon ay nasa kanya. Pagka pala si Lord, nasa iyo, guwapo ka talaga eh. No? Pag, nasa, pag wala sa iyo si Lord, pag iba nasa iyo, ewan ko ano itsura mo. Eh, itong si Lord na kay Joseph, guwapo. Kaya lang, yung asawa ni Potiphar, sabi ng Bible, araw-araw siyang tinutukso. Araw-araw. Ewan ko sa lalaki, kakayanin niyo. Araw-araw kayo, ha? At yung asawa, oh, God, by the way, hindi ito talo, hindi pane. Ay, may asawa ng big time to, baka pinapapaligo nito, gapas. Tapos, aakitin ka, araw-araw si Joseph. Eh, di nung tinutukso na, one time. Nang gigigil na yung asawa ni Potiphar. Ba't hindi ko matungo itong lalaking ko? Eto na. Sinabi nila, pinapat nila, Joseph, sitingan mo ko. Sabi ni Joseph, huwag po ate! Huwag po! Tumak po si Joseph, nahabrot kay Joseph ngayon. Grabe, no, tinakbuhan ni Joseph. Yung tukso! Hindi pala tayo, sabi, hindi pala yung tukso ang lalayo.
Joseph, tinakbuhan yung tukso. Kaya ako, alam niyo kung ano ginagawa ko? Hindi ko pinagpe-pray, Lord, ilayo mo yung mga tukso. Ang ginagawa ko, nilalayoan ko yung tukso. May mutor ako, hindi ako nagpapaangkas ng kahit na sinong babae, maliban lang sa asawa at sa anak ko. Bibili nga ako ng speaker eh, asawa ko lang pwede umangkas. May ganun eh. May kotse ako eh. Hindi ako nagpapaupo ng ibang babae sa gilid. Pag nagka-counsel ko ako, nagpapayo ako. Hindi ako nagpapayo ng dalawa lang kami, lalaki at babae. Kung magpapayo man ako, kailangan sa public. Hindi pwedeng may privacy. Kasi next time, dalawa na kayong papayuhan. Well, eh yung chismis pa nga lang, eh nakakasira na ng buhay. Chismis pa lang yun, ha? Rumor need not to be true to hurt you. Sabihin ko, totoo. Chismis pa lang, ako, nakakasira na ng buhay. So, anong gagawin? Huwag na. Lalo pag may asawa ka na, huwag ganang makipag-text. Huwag ganang mag-chat-chat pa. Kamusta ka na? Ay, mabuti ikaw. Kumain ka na? Di ba? Eh, kain tayo. Hindi, anong favorite ko? Ayun na, tuloy-tuloy na yun. What will happen? You know what? Kaya si Joseph ang ginawa niya. Tinakbuhan ni Joseph. Eto na. Umiyak yung asawa ni Potiphar. Nag-pretend. Best actress. May ganyan eh. Yung mga iiyak-iyak pa. Ako, di ako masyadong naniniwala sa mga ngalong na. Kahit panlugat si po ng inabas mo. Pag nakita kong umaarte-arte lang, madidisan mo yan eh. Umiiyak. At ang iyak na ito, si Joseph! Si Joseph! Ginahasa ako! Oh, ito ngayon, nagbago na yung ship ni Potiphar. Nung una, solusyon si Joseph. Ano na ngayon si Joseph kay Potiphar? Problema ka na, Joseph. Ano gagawin ngayon? Ipakulong. Nakulong si Joseph eh. Nung nakulong na, may problema na naman si Joseph. Tama? Tingin kayo kay Pastor. May dalawang lalaki nakakulong, kosa, sa isang brigada. Sabi ng dalawa, nanaginip kami, Joseph. Kosa, nanaginip kami. Pero di namin may panuwanag yung panaginip namin eh. Yung dalawang magkakosa, may problema. Aba, eh si Joseph kayang mag-interpret ng dream. Ano kayo si Joseph yung dalawang may problema? Takot kayo. Ano kayo si Joseph? Sabi niya, alam ko yan. Alam kong ipaliwanag yan. Kaya lang, takapin kita. Sabi ko sa ano, yung isa sa inyo, makakalaya. Pero yung isa sa inyo, mapupugutan ng ulo. Ha? Jacket mo kayo kung sino makakalaya. Sinabi ni Ingrid, nangyari na. Nakalaya yung isa, napatay yung isa. Ito ngayon, nagkaroon ng mas malaking problema. Bakit? Yung paraon na naginip yung hari ng Ehipto. At ang panaginip niya, hindi mapaliwanag. Hindi, alam niyo yung napaparinig yung paraon, hindi niya mapaliwanag. Ano yung dream na yun? May malaking problema eh. May dream ako, ang pangit eh. Pitong bakang malnourish, at saka pitong bakang matabak. May problema yung paraon. Narinig yung isang nakalaya. Sabi niya, ah, mahal na hari, may problema po kayo? Oo, hindi ko mapaliwanag yung dream ko. May solusyon po ako dyan! Sino yung solusyon niya? Come on, sino yung solusyon niya? Tingin kayo kay Pastor. Alam niyo, iba sa inyo, yung mga anak ninyo, problema niyo, di ba? O next time, yung binoproblema ng anak mo, siya pala yung solusyon mo. Palakpakan natin yung mga anak yung problemado. Sa totoo lang, yung dati yung mga anak na binoproblema, abangan nyo lang, sila pala yung solusyon mo. Tingin kayo kay Pastor. Yung problema ng paraon, sabi niya, sige nga, bigyan niyo ako ng solusyon, dinala ngayon si Joseph. Pagdating kay Joseph, in-explain na yun ni Joseph yung dream. Yung palang problema ng paraon, problema ng buong bansa, ng buong nation, magkakaroon ng 7 taong taggutom. Kaya lang, bago magkaroon ng 7 taong taggutom, 7 taong kasaganaan muna, in-explain nyo ni Joseph. Sinolusyonan ni Joseph yung problema. Nung isolusyon ni Joseph yung problema ng nation na solusyonan. Why? Sa isang tao na inisip ng ibang tao, problema siya.
So ang topic natin ngayon, are you ready for the word? Yes. Ang topic natin ngayon, you are not a problem. Sabi mo, nakatabi mo, hindi pala ikaw ang problema ko. Kala niyo dati, problema siya, no? Ano niyo sabi ni John Maxwell? Sometimes problem will no longer problem if you fix your attitude. Minsan ang problema natin, attitude. Hindi talaga yung problema. Wala namang talagang problema. So what's the point? Number one, first you need to identify what you have. Ano yung meron ka? Kasi kung ano yung meron ka, pag binasa yung istorya ni Moses, nung hatiin ang Red Sea, anong dala-dala niya? Tungkol. And most of his entire life, perform ng miracle niya, lagi niyang dala-dala yung problema niya. O guess what? Huwag na kayong magdasal, Panginoon, tanggalin mo ang problema ito. Let me tell you, hindi ko sasagot si Lord. Hindi kayo sasagutin nun, naaalisan kayo ng problema. At tanong ko sa inyo, taas na ang kamay sa inyo na kahit kailan hindi na nga ang problema. Ang kunawala ng problema ay nasa mental. Diba? Makakakita ka doon, misa may kumundi na lang tao doon. Totoo pala, iba tinatali nila nung tela. At yung iba magmood, naglalakad doon. No? Tinanong ko sila pala yung relos. Tik! Tik! Gumagod doon. Tik! Isa namang balilga, anong oras na kayo? Tanong natin sa kanya, tik, tik, alas 12 na, tik. Grabe, no? Yung mga walang problema yun. Baka may nagtitik na sa inyo, ha? Tingin kayo kay pastor. Pero lahat kayo, for sure, may problema. O, ito, madilis. Taas ang kamay ng may problema. Praise God. Alam niyo kung bakit solusyon ka. Solusyon yan. Alam niyo kung ano maganda ito? Yung iniisip ni Moses na meron siya, na simple at naging problema, yun din exactly ang gagawin ni Lord. O ito, it happened actually in the Garden of Eden. Sabi ko, pag meron ka, na kahit anong bagay, may problema ka. Binigyan sila ni Lord ng provision. Ang problema, you need to give attention. Doon sa provision na yun. Alagaan mo, tend it, keep it, guard the garden. Ngayon, may isa lang doon, na puno, the tree of the knowledge of good and evil. Nandun yun sa kanila yun. Ang problema, sabi ni Lord, huwag ninyong gagalawin yan. Eh, alam nyo yun itong problema. Inain ni Eva, inanok yung asawa. Akala ni Adam, isa lang si Eva, di niya alam, kaya pang gumawa ng iba-iba si Lord. Eh, di kinain niya ni Eva, binigay kay Adam. O, eto na ngayon. Sinabi ni Lord, di ba sabi ko, yung meron kayo na yan, magiging problema yan? Ano nangyari? Siguradong mamamatay kayo. You shall surely die. Mamamatay kayo kapag kinain niyo yan. Nangyari mo ba? Yes. After nung pagkakain ko, yung lupa, namatay yung lupa. Yung mga hayop, nagsimulang magkaroon ng predator at saka prey. Dati hindi naman sila mga tropa. Yung aso at usap, talagang close na close yun eh. Nagkainan na sila oh. Nagsimulang magkaroon ng mga mababangis na mga hayop. Si Adan magsimulang kailangan protection na kasi nasasagpangin na siya ng leon. Kakainin siya, kaya ibabalik yun eh. Next time, magiging maamoy yung mga cobra. Ang hinahagisa mo, dati diba, oh, good dog, ngayon, good lion. Ganun-ganun mo na. Babalik natin yan, eh. Babalik ni Lord. What will happen yun? Ito. Pagkaain nila, then pumasok yung death. Alam niyo ba ang pinaka-ultimate problem ng buong sangkatauhan? Kamatayan. Kaya lahat, kailangan magtrabaho. Kailangan mag-exercise. Kumain ng healthy food. Kumain ng mga magubuting mga pagkain, lahat po may para huwag mamatay. May problema ang sangkatauhan. Ano problema? Sabay-sabay tayo, sabihin niyo nga, death! Ano problema? Kamatayan mo. Ano ang sagot? Kanilang pa sinasabi. Kung ano yung problema, yun din ang ginawa ni Lord dahil kamatayan ang problema, gumawa din
siya ng solusyon. Ano solusyon ni Lord sa kamatayan? Kamatayan din. Kaya lang, kay mahal ko, dahil nag-cross ng kamatayan si Adan, sabi ng Panginoon, yung problema na yan ng nagawa ng kanyang unang anak na si Adan sa lupa, gagawin ko din ito sa pangalawang Adan. Dahil kamatayan ang problema, kamatayan din ang solusyon. Kanino kamatayan? Kay Jesus. Amen! O ngayon ito, ano problema ng iba? Sugat at karamdaman. Tama ba? Alam niyo, solusyon ng Panginoon. Sugat at karamdaman din ni Jesus! Nagets niyo ba? Dati alam niyo, ang pinakamadaming pinatay, nasakit noon, naging epidemic, at incurable, walang sakit, walang gamot, alam niyo kung ano? Tuberculosis. Ngayon, may gamot na ba yung tuberculosis? Libre pa nga eh. Pero dati walang gamot yan. Ano naging gamot? Dati, nag-rampant po, na ang dami nagkaroon ng mga polio, nagamot yun ah. Nagamot yung tigdas. Daming namamatay sa tigdas. Nagamot eh. Paano nagamot? Yung tuberculosis. Di ba may sinasaksak na ngayon na anti-TB? Alam niyo kung ano yung sinasaksak? Check nyo sa mga doktor. Ano ang laman ng sinasaksak po na yun? Tuberculosis din. In a small amount. Yung mga sinasaksak sa atin na anti-missile, missile, counting missile. Yung mga sinasaksak sa atin, eto ngayon, may natutuklasan sila ngayon na gamot sa cancer. Alam niyo yung natuklaw ng ahas? Kung ano gamot? Kamandag din ang ahas. Ang gamot, konting amount nga lang, at saka may pag-aaral sila ginagawa, natural. May natutuklasan sila ngayon na next time. Yung una, nung ma-invento yung penicillin, na-discover, grabe. Nakatulong ng malaki sa mga sundalo yun eh. Ngayon, may dinidiscover na yun sa cancer. Kasi yung cancer cell, inuubos niya, kaya tatanggalin yung breast, kinakain niya, kumakalat siya. Ang chemotherapy, ginagawa niya, pinapatay niya yung mga, papatay ng cancer. Kaya lang, ang dami na aapekto ka ng mga healthy cells. Pag sa chemo, kaya nalalagas yung mga buhok. Ngayon, meron silang nakikita na discover yung venom ng white scorpion in Africa, at saka yung wasp, at saka yung bee, yung sting. Meron silang mga venom, kamandag, na inaaral ngayon na nung i-inject nila sa cancer cell, at ba na-penetrate yung cancer, na i-stop for spreading and totally na i-eradicate, dinidevelop ngayon yan. Huwag lang makukurap kasi pag nakukurap yan, yung program natin, mayayaman lang makaka-avail. Bago po dumating sa atin yan, after 50 years, kumbaga sawa na muna sila lahat. Kaya ang pray natin, Lord, ganun mga nangyayari actually. Kaya may mga di-discover na, kaya I believe, pati HIV magagamot siya. Amen? Yung sakit na AIDS, magagamot siya. Nasaan ang gamot yan? Nandito lang din niya. Nasa paligid-ligid lang yan. Naalala ko tuloy yung durian. Nakakain na ba natin na kayo yung durian? Naamoy mo na ba yung durian? Notorious ang amoy nun. Malayo pa lang, maaamoy mo na. Lalo pag kinain mo, tapos huminga ka. Yung iba kahit walang durian, ha? Iba natin eh. Di pag may durian lalo, tapos pagtapos ka ng kumain, maghugas ka ng kamay, amulin mo, amoy durian pa rin, no? Ang hirap patanggal. Kahit sabunin mo. Pero pag veteran durian eater ka, alam mo gagawin. Kukuhanin mo yung buto, meron seed cavities yun eh. Lalagay mo sa timba o sa tabo, magri-rinse doon, no? Yun ang gamitin mong panghugas ng kamay mo. Yung buto ng durian, pag naghugas ka na, okay? At saka mo ngayon, i-wash sa isang running water may sabon, amulin mo. Hala, nawala yung amoy ng durian ah. Ano yung problema mo kanina? Nasaan yung sagot? Who would have thought that the solution lies in the problem? Sino makakaisip nun na yung solution mismo na andun mismo pala saan? Sa problema mismo. O, tignan mo ngayon yung
asawa mo na problema mo. Sabi mo ngayon sa kanya, ikaw pala solusyon ko. Yung mga anak ninyo, siya pala ang solusyon mo. Yung anak mo natin yung problema mo, abay siya pala yung solusyon sa mundo. Amen! Yung dating tinatakasan ka, sinasaktan ka, yung pala yung magiging solusyon ng maraming kabataan ba, o? Yung nagbibigay na sama ng loob sa'yo, siya pala yung magiging solusyon mo. Kaya lang, ito yung sinasabi ni Lord, huwag mong tignan siyang problema. At pangalawa, huwag mong sabihin sa sarili mo, o tignan yung sarili mo, na ikaw ang problema. May problema ka, pero hindi ikaw yon. Amen! Talakpakan natin ang Panginoon. Pagsimula ngayon, ang sabihin mo sa kapatid mo, sa anak mo, sa asawa mo, alam mo, ikaw ang solusyon ko. Hindi ka na ba, kikita mo, ayun na may problema natin. Saan dumarating pa, ayun na ang problema natin, dumating na. Di ba may ganito pa ka, speaking of the devil. Hindi na problema, pinala mo na, ayan yung demonyo. Speaking of the devil. Kanina, pinag-uusapan nyo lang, di ba? So again, hindi nyo pala problema yung mga asawa nyo, yes. Problema nyo yung bahay, hindi yan ang magiging solusyon mo. Alam nyo, one time, pumalik ako doon sa rooftop namin, which overlooking mo yung mga tondo, yung building, nakikita ko sa bahay. Sabi ko, Lord, ipakita mo sa akin ano talaga yung problema ng buong tondo. Bakit? Gusto kong solusyon ng Panginoon. Ano talaga yung problema ng Happyland, ng Aroma? Gusto nating solusyonan. Alam nyo si David, bakit siya famous? Kasi may kulayat na malaking problema. Kaya sumikat si David. Hanapin natin ngayon yung problema. Lalakas ang loob mo ngayon. Lord, come on! Show me the problem. Why? Ikaw kasi yung magiging solusyon. Amen? O huwag na kayong matakot sa problema. Kasi, alam mo yung problem na yan, that will be the solution. Maaring yan ang magiging dahilan ng maturity mo. Magiging dahilan ng pagiging Christian mo para ma-improve mo, matest mo yung walk mo with the Lord. And then the greatest problem of the world is that God sent His own Son to die. Ang solusyon ng Panginoon, death. Yung problema ng Panginoon, ng buong mundo, kasalanan, ano ginawa ni Lord? Kinuha niya lahat ng problema. Akin na lahat ng kasalanan na yan. And then, kinuha niya. Why? Because alam niya, yung kasalanan din ngayon, pag kinuha niya, that will be the solution. Kasalanan ang dahilan para pupunta ng impyerno ang tao. Kinuha ni Lord yung kasalanan. Amen? Why? Para maibigay niya sa atin through our sins imputed to Him so that His righteousness will be given to us. Amen! Hanapin niyo ngayon yung problema, huwag kayong mag-give up. Pag nakita niyo yung problema, sabihin niyo sa Panginoon, Lord, thank you. Binuksan niyo yung paningin ko, na-identify ko na ngayon. And now, give me courage. I'll handle it by the tail. Hahawakan ko ngayon. Ihahandle ko ngayon itong problema. I-handle niyo yung relasyon ninyong mag-asawa. I-handle niyo yung problema ninyo sa negosyo o problema ninyo sa sarili. Touch it, reach it by the tail. At sasabihin sa inyo ng Panginoon, yung problema na yan, that will be used. Gagamitin natin yan. Amen? No wonder kung biglang naisip ng mga kapatid na apostles. Sabi niya, rejoice when you fall into various problems. Why? Because ang daming solusyon na available. Amen! Kaya pala sabi niya, magdala kayo. Ang dami ng problema, connection niya. Why? Sa dami ng mga problema na yan, sa dami na rin ang medalyang pinagdaanan na ibig sabihin sa buhay natin. Huwag kayong sumuko, mag-give up kasi sa dami ng problema. Mag-rejoice kayo. Amen? Why? Alam niyo kasi na itong problema ito, may solusyon. At alam din natin ngayon na hindi ikaw ang problema. So don't confess it and don't tell it to other people na ikaw ang problema ko. Pati na mong problema kayo sa isang tao, sa isang sitwasyon, sabihin nyo na ngayon yung confession. Lord, thank you. Malayo pa lang, paparating pa lang siya, sabihin mo na kagad, Father God, thank you. Here's my solution. Here's my solution. Amen? Magugulat kayo, anak mo, naglayas! Talagang problema sa'yo! Habang malayo pa lang, lumalapit na, now, here's my solution na.
here's my solution. Amen? Yung problema nyo sa pera, sabihin nyo na ngayon, confess nyo na ngayon, Lord, thank you. Here is now my solution. My solution now is in my hand. Bawat isa po sa inyo ngayon na may hinahandle ng mga problema, let me tell you, rejoice. Because what you have in your hand is not really a problem, but a solution. Amen? Kayo tayong lahat. Hallelujah. Hallelujah. Kung meron po kayong mga naging problema dati na kinatakutan ninyo, natakot kayo na mag-apply ng trabaho kasi hindi kayo natanggap at naging parang problema yon. Nag-take ka ng exam, hindi ka nakapasa, naging parang problema yon. Sumemplang ka sa motor. Meron ko sa sama ang anak ng pastor, sabi niya, Pastor, ayoko na pong mag-motor. Bakit? Sumemplang po ako eh. At sa kanyang tanongin mo, kung ilang beses na ako sumemplang. Ilang beses na, Pastor Pito? Ikaw ilang na? Isa pa lang. O may anim ka pa? Sabi ko, huwag kang matakot sumemplang. Iba kasi ayaw nang mag-drive kasi sumemplang. Iba ayaw nang mangarap kasi sumemplang. Ayaw nang mag-apply ng trabaho kasi pumalpak. Stop that. Amen? Why? Gawin mo yung stepping stone. Sabihin mo, eh dati kasi na-disgrasya ng maganda ngayon, alam ko na yung feelings na yun. Amen? Hindi na matakot ako, God has not given us the spirit of fear, but love, power, and sound mind. Amen? Ayoko nang magmahal, natatakot ako, kasi naging problema lang yun. Don't worry. Okay? Don't worry. Whatever problem na naharap natin, naranasan natin, may solusyon ng Panginoon. Amen? May solusyon siya. So every time we see problem, look at it. Tignan niyo ito. Na parang bang purong-puro ng basura pero may karatula sa harap. Mga building na kalagay, soon rise. Tignan niyo yung mga malalaking problema ngayon, sabihin mo ngayon sa kanya, soon will rise. Solution will come. Answer will come. Pagpunta ninyo sa isang place, pupunta ko ng Sorsogon, alam ko na, magiging solusyon ako sa mga kabataan sa Sorsogon. Pupunta ko ng Kalibo, Aklan, magiging solusyon ako sa Kalibo. Pupunta ko ng Canada, magiging solusyon ako doon. Pupunta ko ng Happyland, magiging solusyon ako doon. Amen? Kung saan kayo pupuntang lugar, pagdadating ka ba lang, eto na yung sagot sa mga dalangin nyo. Grabe yun, no? Alam niyo ba yun, answered prayer ka sa iba? You are an answered prayer to other people. Nagagalit mo siya, of course na. Gusto ni Lord John na you are going to be the hands and feet. Yung hindi maakap ng Panginoon, naakapin niya through you, in you, and for you. Yung hindi magawa ni Lord na ipadama sa ibang tao, madadama ngayon ng mga tao sa pamamagitan mo. Ibig po sabihin, talagang sagot kayo sa dalangin ng mga tao. Sagot po kayo talaga. Alam niyo, pag dumating yung mga tao sa bahay, sumasaya ka, nagiging kampante ang lahat, nagiging sagot ka. Parang nung minsan, may problema kami sa tubig. Di ko alam kung ano gagawin ko. Ah, huwag na rin yung pinto na lang, pinto. Yung pinto na ni Shikai na nalak. Di ko alam kung ano gagawin ko. Pero may isang tao akong alam, si Daryl. Galing ni Daryl. Dami niyang alam na kalungkola, ha? Katotohanan. Talimpado. Alam niyang buksan yung kotse, alam niyang buksan yung saradong pinto. Parang dating ano eh. Hindi, ang galing. Kung ano, ako naisip ko, alam nyo ano, at saka yung pinto, masakay yung pinto eh. Well, bumiling ba akong pinto? Sabi ko lang, kuya, teka, may solusyon niya. Naglabas ng hanger, binalatan yung hanger. Alam mo kasi MacGyver, binalatan yung hanger ng ganyan, sinusuot niya. Walang lumalak ha. Wala naman. Ruler, kung ano nung ginawa. Tapos kumuha ng maliit, yung doorknob, may sinundot siya dun eh. Tapos may mayaman, nakatanggal na. Unti-unti. Tapos sabi ko, Daryl, gawin natin, lagarin ko yung ilalim ng pinto. May itak na malaki, itakin ko yung pinto. Yun lang, saka nga sa isip ko eh. O kaya, yung lagarin yung pintana. Sabi ko, hindi, kuya, kuya, hindi. Inaam niya yung doorknob. Mayamay. Kuya, alam ko na. Walang lumalak.
bukas. Wala akong pintong wawa sa akin. Nagkaroon ako ng solusyon through the man. Yung problema ko, may solusyon pala. Minsan ang solusyon, tao. Minsan tao. Alam niyo, minsan may mga problema kayong malaki. Huwag kayo mag-alala. May taong darating para sa inyo. Amen? May tao. Naniniwala ako sa church building natin. May taong gagamitin si Lord. Naniniwala ako sa mga problema niyo. May taong darating. Sa negosyo mo, may taong ipapadala si Lord. Abangan natin yung Lord, Lord. Ito ang mas pinaka nakakaabang. Panginoon, baka ako yung tao na yun para sa iba. At yun ang deserve ko, Lord. Let me be the solution to other people. Pwede bang ako naman ang maging sagot? Hindi ako laging nag-aabang ng dadating sa akin na tao. Gusto ko ako naman yung maging answered prayer sa iba. Yung iba sa inyo, may mga babae na saktan pero nung dumating ka sa buhay niya, sumaya. Naging answered prayer ka. Sana naman may isang babaeng dating masaya nung dumating ka, lumungkot. Sana hindi ganun eh. Sana nung dumating ka, naging masaya lahat. Hindi perfect, pero gumaan, sumaya. Maraming mas napuntahan. I want and prayer ko ngayon, let each one of you to be an answered prayer to everybody. Amen? Or to somebody. Maybe not for everybody, but let me pray for you. Ang prayer ko ngayon, ikaw, kamatas natin yung kamay natin sa Lord. Lord, I pray. Here are all the answers now. In front of me, Lord, here are now the people of solution. They carry the Spirit, they carry your glory, they carry your honor, and they carry your name. That's why, Lord, the answer is here. The solution is here. The revival is here. The move of God is here. Lord, because they are the solution. They are the solution. They are not the problem. So please, my son, don't see yourself as a problem. My daughter, don't see yourself as a problem. You are not the problem. You are the solution because I am the answer and I am in you, says the Lord. You are the answer. You are the solution. Never see yourself as a burden. Huwag mong sabihin, pabigat na lang talaga ako. Pasaway na lang talaga ako. Huwag mong sabihin, lahagi na lang ako ganito. Tama na yan. Dito sinasabi sa inyo ni Lord ngayon, you are the best. You are the solution. You are the answer. Huwag mong abahin, kawawain yung sarili mo. Kasi nasabi mong, wala akong kwenta. Pabigat lang ako sa pamilyang ito. Stand up in Jesus' name. Hindi ka pabigat. In Jesus' name. Ikaw ang solusyon. Ikaw ang solusyon. Sheka, toriba, taka. Ikaw ang solusyon in Jesus' name. I pray right now, Lord. In Jesus' name. Panginoon, kung paano naging solusyon ang anak mong si Kristo. Nasa kanyang kamatayan na buhay kami. Nasa kanyang mga sugat at karamdaman at sigaling kami. Nasa kanyang, Lord, katwira naging matulid kami ngayon. Ito rin ang i-impart namin sa iba ngayon. Panginoon, dahil niligtas mo kami, we will invite other people na maligtas din. Dahil pinuhay mo kami, papayagan namin maging kagamit-gamit kami para maging source din ng buhay ng other people. So I pray for the anointing to level up in everybody right now in Jesus' name. I pray for the anointing to increase in Jesus' name. Hayaan mo, Panginoon, ang bawat isang nandito ngayon maging kagamit-gamit sa gawain mo. Sa kaharian mo, sa ubasan mo, Panginoon, magiging kagamit-gamit sila, Lord. It's time for them to be used mightily in Jesus' name. In Jesus' name. Thank you, Lord.